Ahoy, magandang umaga mga kapitbahay ko dyan. Ito na naman po si Ate Jane. Ngayong umaga may gagawin ako. Ito routine ko sa umaga. Kaya lang, bago ako lumabas ng bahay, may inuuna ako. Pagdilat mo ng umaga, ano nyo ba yung lumagabak? Pintuan namin yun dito sa tindahan eh. Ngayon, pag gising ko ng umaga, pagdilat ko pa lang, sinong unang-una mo maaalala? Tanong ko yan sa'yo. Sino-sino unang-una mo maaalala? Sa totoo lang, sino talaga ang una mong naaalala sa umaga? Hindi naman sa pagbabanalan, banal-banalan ba? Hindi naman sa ganun. Kaya lang nakasanayan ko na maging ng family ko. Na pagising ng umaga, pipray agad kami. Pasalamat sa Panginoon, ng mga biyaya, pagising sa umaga. Aray ko, ang bigat. Oh, pagising sa umaga, purihin muna natin ang Panginoon. O, diba, ayan si Haring Araw, dumating na. Kasi kahapon, masyadong maulan. O, pasalamat tayo sa Panginoon sa sasalubungin nating biyaya at milagro sa araw na to. Abang-abang tayo ng blessing every day. Always expect for blessing. Dahil lahat ng bagay na umiikot sa atin, blessing yan. Mga milagro yan na pinadala sa atin ng Panginoon. Pero ngayon, dahil nakapagdasal-dasal na tayo ng konti, papakain ako ng manok. Yung manok ko, nilagay ko muna dito sa labas. Since itong kalsada namin, hindi pa nagagawa. Kita mo naman, oh. Yan, putik. Putik dito. Dahil umulan ng ilang araw, papakain muna ako ng manok. Ito ang mga alaga kong manok. Ayan, mga alaga kong manok. Pakain muna tayo ng manok, ha. Ang ingay nito. Pero pag sinabi ko ng kukuruku, kukuruku, okay na sila kasi alam nila, kakain na sila. Alam niyo po, hindi naman po madami yung manok ko. Ilan lang piraso to? 1, 2, 3, 5. Tapos yung dalawa. Bago pa lang yan, ilang buwan pa lang yan. Inahin tsaka tandang. Sa totoo lang, hindi ako magaling mag-alaman, pero magaling ako mag-alaga ng manok, ng hayop. Minsan yung mga hayop na alaga ko dito, mamatay na, nasa birit na ng kamatayan, nabubuhay ko pa sila. Meron naman akong healing hands. Wala nga akong green thumb, brown thumb, siguro yung brown stands for lupa. So, humingi tayo ng gabay sa Panginoon, mabubuhay sila. Nabubuhay naman yung mga alaga ko pag nasa birit na sila ng kamatayan. And I have proven one, hindi lang mga hayop ang nabuhay ko. Sa kapangyarihan ng Panginoon, meron din naman akong nabibiyayaan or nasisharean ng lakas or ng healing blessing na ibang tao. No? O yan, mga kapitbahay. Natapos ko ng patukain yung mga manok. Ayan. O, baka naman sabihin nyo, baka kapitbahay. Ang kapitbahay natin. Ayan, mga kapitbahay natin. Kaya lang hindi nyo muna ako maririnig. Kaya kapit-kapit na lang tayo dito, mga bahay-bahay. So, pasok na ulit ako sa loob namin. Doon naman, share ko sa inyo. Tungkol doon sa mga blessings na binigay ng Panginoon sa amin. Unang-una na, blessings sa katawan. Oh, yan, andito ako. Dito na ulit ako sa loob ng aming maliit na bakudan. Diba sabi ko sa inyo, yung dinidilig ko sa halaman namin, kasi hindi ko na yun na-share dun sa una eh. Yung dinidilig ko dito sa mga halaman namin, dati tubig-tubig lang. Pero sabi ko nga sa inyo, wala akong green thumb eh. Ito, inabang ako to maging brown thumb, maging green thumb eh. Ayaw magbago, green thumb pa rin siya eh. Kaya lang, magawa tayo ng paraan para sumigla yung mga halaman natin. Sa totoo lang. Ito, tingnan nyo. Yan. Medyo kadiri siyang tingnan. Kaya lang, dinidilig ko to. Dinidilig ko to sa halaman namin. Pag ganitong nag-uulan, hindi mo sila kailangan diligin ng madami. Basta ka parang gapatak lang. O, gapatak lang ganyan. Gapatak lang. Gapatak lang. Oops! Ganun lang. Lahat sila, gapatak lang. Kasi yung lupa, masisiba itong mga halaman na ito. Kala nyo ba? Masisiba yung mga, kung kayo maraming halagang halaman sa bahay, kung nga, konti pa lang ito eh. Masisiba itong mga ito. Inuubos nila.
yung sustansya ng lupa. So, nauubos yung sustansya ng lupa. Kaya lang minsan, yung mga dinidilig natin, acidic yan eh. So, kung sa tao masama yung high acidity, sa mga halaman ganun din. So, kailangan ma-alkalinize. So, ang ginagawa mo dun sa mga ididilig mo, meron pa ako isang pinandidilig. Hugas bigas. O, kesa bibili ka ng mga fertilizer. Kesa bibili ka ng fertilizer, ito. Yan. Pinapaipon ko yan. O, ito o. Yan. Hugas bugas. Pero, yung hugas bigas, huwag mo agad siya gagamitin. Palipasin mo siya ng 24 hours. Para sumingaw. Pasisingawin mo siya. Ganon. So, kahit na basa lahat yung halaman ng tubig ulan, dinididigan ko pa rin sila ng ano, ng ganito. Para nga, kasi sinisipsip nila yung mga, alam mo nyo na may, yun lang ang pagkain ng mga halaman. O, ibibigyan natin sila ng snacks. O, syempre, pag masigla mga halaman mo, sabay-sabay silang magbibigay ng mabangong oxygen. O, di ba? Mabango daw ang oxygen. Actually, wala namang amoy ang oxygen. Ayun, o. Ayan. O, di ba? O, ayan. Ito, si Chacha. Kukunti lang yung balahibo niyan dati. Ngayon, ang dami na nila. Tsaka kung nandito kayo, ayan, naamoy ko, ang bango-bango ng ano, sampagita. O yun, didiligan natin sila lahat. O, ayan, halos natapos ko na yung pagdidilig ko. Hindi ko na rin pinakita sa inyo kasi dalawa lang yung kamay ko eh. Pinagdadasal ko nga, madagdagan to ng mga dalawa pa o tatlo. Kaya lang, mahirap na yung ganun. Pero ang napapansin ko lang, alam nyo, ito may bago na naman tubo. Oo, ayan o. May bago na naman siyang tubo. Kaya lang, mag-aalala ako. Kasi hinawakan ko siya. Pero, pala si Lord mag-alaga dyan. Ah, with the help ng Panginoon. O, ayan. Ito yung aking dinidilig. Kita nyo ba? Yan. Dinagdagan ko siya ng hugas bigas. Yung hugas bigas, alam nyo ba, yung hugas bigas nyo, kung kayo'y madaming halaman sa bahay, maaaring narinig nyo na to sa iba eh, pero nakakapagpalago siya ng halaman. Nakakapagpabulaklak siya, nakakapagpalago siya. Noon talaga, itong mga halaman namin dito, hindi sila lumalago basta. Pero simula nung nagdidilig nga ako, kagaya nung unang sinabi ko sa inyo, simula nung nagdidilig ako ng hugas-bigas, tsaka nitong pinagbabaran ko ng saging, nag-uumpisa ulit silang magkaroon ng bagong dahon. So, yung kapatid ko may itinuro sa akin, probiotics. Iba naman yung probiotics. Ito naman, sustansya yung binibigay ko sa mga halaman. Kasi, maaaring alam nyo na ito eh. Yung iba sa inyo, alam nyo na eh. Ang halaman, kailangan mataas yung calcium content niya. Bakit calcium? Napasok naman yung calcium dito. Kasi ang halaman, kailangan tumigas yan. Hindi sila kailangan manlambot-lambot. Ganun. Tsaka napansin nyo ba, bakit ba ang halaman tumutubo pataas? Bakit nga ba? Isa lang ang sagot ko dyan. Kasi alam nila yung creator nila nandun sa langit. Nandun sa taas. O, doon sila pupunta. Ikaw, saan ka ba gusto pumunta? Ako doon din sa taas. Dagdag pang kaalaman. Oo, basta. Papahisi-share ko sa inyo dito. Oo, nagdidilig pa rin ako. Noo, paubos natin sa kanila to. Oo, yeah, mga halaman nyo. Pakainin nyo. Masustansyang hugas bigas. Oo, yan. Ito, abangan nyo to. Pag ito. Uy, salay. Bakit ka mukbasuran yung salay? Kasi, yun daw uling. May uling to. Yan. Uling. Tsaka yung eggshells. Eggshells. Ang napansin ko dyan sa eggshells, dinidecrease niya yung heat from direct sunlight. And,
Also, pagka na-dissolve na siya or nadurog na siya dun sa lupa, sama na siya sa lupa, calcium content na yan. So, ano namang ginagawa ng uling dun? Yung uling, ina-absorb niya lang lahat ng sobra or impurities ng lupa. So, pagdating ng matagal na siya nandun at naubos na yung nutrients ng lupa, ang gagawin naman ni uling, magre-release naman siya. May give and take, diba? So, yung blessing ng Panginoon sa atin, kung papansin ninyo, kala nyo ganun lang araw-araw dumadating. Pero lahat ng ginagawa natin, give it to the Lord. Lahat ng ginagawa natin, dedicate natin sa Panginoon. Dahil, all the glory belongs to the Lord. And hope, meron kayo ulit na pulot. Mamaya mag-share ulit ako, ha? Doon sa ating napag-usapan, napag-chismisan ngayon. Alam nyo yun ang maganda sa chismis eh. Sana lagi totoo. Diba? Pwede mo mag-chismis, pero dapat totoo. Huwag yung chismis na fake. Ha? Alam nyo, kasama ko ngayon dito, si Dr. Sleep. Maganda yung tulog ko ngayon. Maganda yung tulog ko ngayon. Alam nyo ba, ang katawan natin, pag may sakit, kailangan ng napakadaming tulog. Madaming tulog ang kailangan mo pag may sakit ka. Kasi, nire-replenish ng katawan natin yung mga dead cells, mga namamatay na cells sa katawan natin, tapos pinagagaling niya. Gumagawa siya ng bagong cells. Eh ngayon, kung lagi kang gising, kulang ka sa tulog, eh, hindi mo napapagaling yung katawan mo. So, yung stress na yan, yung anxiety na yan, yun nga sinasabi ko, alisin natin yan. So, kung meron ka yan, di ka nga magkakaroon ng maraming tulog. Kailangan yung tulog mo, binabest na nagpapagaling ang katawan natin, dun sa time ng tulog is from 10 o'clock ng gabi hanggang 2 o'clock ng umaga. Dapat tulog ka nun. Isipin mo bilang 10, 11, 12, 1, 2, 5 hours lang siyang magpapagaling. Tapos hindi pa kompleto yung tulog mo. Sabi nga, 8 to 10 hours of sleep, ha? Lalo na sa mga bata. Pero anong ginagawa natin? Minsan, yung tulog natin, dalawa-dalawang oras lang, kada may kikilos, magigising ka na naman. Kaya lang, pilitin natin yung makatulog. Kain tayo masustansyang pagkain, manalangin tayo, tapos exercise, sunlight, tubig. No? Yan, share ko sa inyo. Ulitin ko yan palagi hanggat hindi nyo na kakalimutan yan. So, sana lagi nyo napupulot o naaalala mga sinasabi ni Ate Jen, sinashare ni Ate Jen sa inyo. Maraming salamat sa panunood mo, ha? And today, I will release to you the blessing of the Lord Jesus Christ, and always, now and forever, God bless you.